What's up mga kaisan? Mga kaisan, tayo po ay galing kanina ng Prusi. Mga kaisan, ang nakakalungkot mga kaisan ay ganari. Tayo po ay may tanim na kamatis, kaya lang hindi karamihan dahil alam ko pong mumura. Yan yung mga kaisan, hindi ako nagpoko sa kamatis. Nagpokus ako ay sa sili na alam kong mamahal ng gantong buwan. Dahil naaral ko na mga kainsan ay ang tamang tiyempo at tamang pagtatanim. Ngayon mga kainsan, pagtatanim ka ngayon ng kamatis, aabot ka sa mahal. Iyay, alam ko na mga kainsan, ako ay 2 taon na dito. Nakalista lahat. Basta tanim ka ng Enero, Pebrero, magkakasabay-sabay kayo niyan lahat. Kumbaga yung timing na andyan ang Laguna, tapos ay dito sa Quezon, yan, marami po tanim na kamatis yan. Tapos ay dito pa sa Pasilangan. Ano nga bang Quezon to, dito sa may kabila papuntang Aurora. Kamatisan din yan mga kainsan. Kaya po hindi tayo nagparami ng tanim. Ang nakakalungkot mga kainsan ay ang presyo po ng kamatis ngayon halos ipamigay na. Ay nagtanong po ako, 8 ang kilo. Kaya yun, bago ako magtanim ng kumbaga ikta-iktaryang kamatis, inaaral ko muna kung mumura man mga kaisan, gawin natin tomato ba yung panglahok sa tomato sauce mga kaisan. Kaya minsan kami ni Mrs. lagi kami nagluluto, inaaral namin kung paano yung proseso ba, kasi nga baka nga mamaya magtanim kami ng marami biglang mumura, at least meron tayong paglilipatan ba, maibenta natin kung paano pang gagawa ng sauce. Kaya patuloy pa rin tayo nag-aaral kung paano yung may stock natin sa rep ng matagal, yung proseso mga kaisan. Yeah, mga kaisan, pipitas po tayo ng kamatis. Magkano mga kaisan ang kilong ano? Kawawa din yung ibang farmers mga kaisan, bilhan ninyo yung mga farmers mga kaisan para mabawi nila yung puhunan. Yung atin naman kaunti lang naman ito, pansarili lang, kaya alam ko na mga kainsan ang mangyayari ay kutob ko na. Aba, pakakadami namang saka sa mga ano mga kainsan, nagtatanong din ako mga kainsan sa mga palanan. Yung sa mga palanan ng yung binibilhan. Tinatanong ko kung maraming umorder. Pag sinabi ng mga nagpapalan, ng mga nursery, na maraming umorder sa kanilang ganoon, hindi na ako tatanim yan. Yun din po ang isang technique. Tuturo ko lang sa inyo mga kainsan. Turo lang. Kung gusto niyo magdami ng tanim, tumama kayo sa gulay. Oktubre, damihan na ninyo ang tanim. Dahil yan ay magpapasko. Nandiyan talaga ang sagsag mga kainsan, pero pagkadami nitong ating mapipitas na ito, damihan na ninyo. Pero ito naman po ay kukuhanin din sa akin. Yung iba po pamimigay ko. Kukuhanin daw po ni Kuya, yung sinusulitan po natin sa Prusi, si Kuya Efren. Ay kaya lang po mga kaisan, 8 ang kilo, 10 piso to 8 ang kilo. Biruin mo 8, ay di ang 10 kilo 80 pesos lang. Tama po ba? Dami po. Yun nga lang mga kaisan, sa mga ibang magsasaka, kawawa din po. Ang diskarte naman sa Japan mga kainsan, may ano, may diskarte sila. Ang gawa sa kanila, bawat bayan, halimbawa itong bayang ito, nakatanim ay kumbagay 1,000,000 kamatis, may tanim na. Yung ibang bayan, hindi na kailangan, bawal lang tumanim. Kumbaga may program ba? Naka-program, kaya oy, kumbagay itong halimbawa ngayong taong ito, itong bayang ito, may tanim na 100,000,000 kamatis, huwag na kayong tatanim sa ibang bayan. Dapat ay may ganun. Para at least may babala na o-over ano tayo, tanim. Kaya yung ibang farmers, nasasabay-sabay ang tanim. Kumbaga kulang tayo sa ano. Hindi naman natin sinisisi yung ano, pero basta mga kainsan. Kumbaga sa yung kumbaga ito in spare naman, yung iba naka-program na kasi. Kumbaga bayan ng Lokman, Quezon. Yan lahat ay pipino. May nagtanim na diyan.
Kumbaga lahat ng bawat bayan nakatala. At least magiging aware yung ibang ay bawal na pala tayo magtanim. Bakit? Kasi maano na. Pag nagtanim tayo, mumura. Oh. Parang ganun. Ang atin naman, kumita ng kaunti ang farmers, mga kainsan. Yung iba naman nagagalit sa atin sa comment kasi nga gusto natin laging mahal ang gulay. Ay siyempre mga kainsan, may puhunan din po ito para din po mabawi. Hindi naman ganun kamahal, basta at least mabawi lang yung puhunan. Siyempre namumuhunan din po yung iba. Yung iba'y nagagalit. Siguro hindi nila naiintindihan yung ibang ano. Pero sa akin wala naman problema yun. Yun, sana po magkaroon ng sistema. Pinakailuman na yan. Yun nga ang akin. Ay di mumura at wala ngang sistema. Ngayon, mau-over. Mau-over ang nagtanim. Yun ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Ayon sa pag-aaral ko mga kainsan ha. Kasi hindi nakatala. Yung iba. Dahil mga kainsan, inaral din natin ay kung bakit ba bumababa. Yung pala, nau-over. Overtanim. Kasi walang magandang sistema. Pero yun na may opinion ko lang mga kainsan. Yun ay para sa akin lang ha. Walang magagalit. Yun ay ano ko lang. Ayon lang sa ating pag-aaral. Siyempre mga kainsan, tayo na may nananaliksik din. Bakit man nangyayari ito? Ano bang nangyayari? Ano bang dahilan? Bakit mumumura? Basta ang payo ko lang mga kainsan, sa mga baguhan na magtatanim ng gulay, aralin nyo lahat. Sistema, bawat bayan, kung anong tanim. Sinabi ko naman sa inyo mga kainsan noon na itong tanim nating ito, panarili lang ito. Noong unang tanim ko pa lang. Parang magulo ang paliwanag ko ah. Parang ako lang ang nakakaintindi mga kainsan. Tuloy na. Yung iba naman mga kainsan, kunyari nagtatala, pero hindi naman. Hindi naman tinatala talaga. Basta mga kainsan, ako basang-basa ko na. Pero wala naman akong binabanggit na ano, ito yung akin lang. Basta mga kainsan, meron marami din kasi ano eh. Nakaupo lang. Sabi nga nagpapala ka ng bayag yung iba. Oo. Instead na gumawa ng sistema, papala ka lang ng bayag sa opisina. Pero wala naman akong binabanggit mga kainsan. Kasi dapat ano eh. Sabi ni kainsan na nagdadrama ka na ah. Hindi, yung akin ito to mga kainsan, reality. Kasi nakita ko yan mga kainsan sa... Diba 10 years ako sa ibang bansa. Lahat ng galaw nila mga kainsan, may sistema lahat. Huwag kang gagalaw ng hindi maganda. Kita nila. Kumbaga systematic lahat. Uldo mo... Basta lahat. Hindi ko naman sinasabi na napag-iiwanan tayo. Pero parang ganun na nga. Hindi naman lahat ganun mga kainsan. Yung iba naman masisipag talaga. Yung ibang mga nagtatrabaho sa... Marami po din po masisipag mga kainsan na nagtatrabaho, nag-uuli sa bawat farm. Marami, hindi po lahat. Yung iba lang, medyo tamad na ganun dapat ang trabaho nila pero hindi ginagawa. Puro hugo tayo mga kainsan. Yung kasi nakikita ko eh. Oo, nakikita ko. Siyempre yun yung realidad eh. Aantayin lang yung sahod nila. Tapos hindi naman pupunta dun pero kunyari lang. Ang nangyayari mga kainsan, nagiging ano kasi tayo eh. Yung parang kanya-kanya. Yung isa gusto siya lang nayayaman. Yung isa. Dapat kasi ano eh. Grupo-group. Asinsado ko yung lahat. Para walang maiiwan sa lugar ninyo. May sistema. Wala. Ang nangyayari lahat ay hirap. Pero yung iba yung mayaman. Yung mapipera. Yan mga kainsan, yung ating naputing kamatis. Pamimigay ko na lang po yung iyo. Marami rin po. Bukas po ulit, baka po yun mga isang ganito pa karami. Gabi na po ay
laing, yun lang ang mga kaisan ay ano, opinion ko lang ha, walang magagalit. Sabi ni sino ba rin amusing aring nagsasalitang kari? Ay kaya nga po ano ay up. Suggest lang po. Mali mo may makarinig. Mali mo makatulong doon sa matatalinong ano. Ay ako naman mga kaisan, hindi naman ako matalino. Pero sa diskarte naman mga kainsan, ay ayos naman, talagang didiskartehan ko yung mga kaisan. Kahit tayo'y mahina sa memorya, isusulat ko naman lahat yan. Oo, mga kainsan. O tara na. Yung ating ano, motor mga kainsan ay ano, pinapaayos ko maigi yung ating sidecar. Siningil ko muna yung motor. At anong tawag na rin mga kaisan, pinapaayos ko, pintura ng bago, tapos ay yung bubong pinagawa natin fiber para po mas matibay yung ating barako. Single po muna siya ngayon. Oh, ay paano mga kaisan, yun na lamang. At wala magagalit at opinion ko lang yun. Baka makatulong. Yeah mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Iba na. Pauwi na. Aba lalim pala nun. Pauwi na. Ano kumusta lang anak mo iba na? Ha? Ayos naman iba na. Bye bye. Pauwi na. Miliki, tara na. Tara na, let's go, let's go, let's go. Gabi na. Bibiyahe pa po tayo ng Sitaw. Ooh.